Welcome back mga ka-GTV. Kung naalala nyo itong printer na to, bali nagawan ko na to ng video mga 7 or 8 months ago. Kung makikita nyo itong thumbnail na to, yan yung ginawan ko ng video na na-reset ko ito ng manual reset. So ngayon, inantay ko talaga ito na ibalik ng customer ko para magawan ko ulit ng video about naman doon sa mga nagko-comment nga nung na-reset ko ito ng manual kasi nga hindi daw nag-success sa kanila. So marami kasing bali ganito po kasi yan. Marami po kasing different or iba-ibang klase ng sira yung mga ganitong printer. So, didepende po tayo sa error na makikita natin kung ilang blinking yung error niya. Or i-search natin sa Google or makikita din naman natin yun sa laptop natin or computer. Kung ano yung error niya, kung ano yung mga error code niya. So, doon dapat tayo magbe-base bago tayo mag-reset ng mga ganitong klaseng printer, lalo na sa ganitong model. Medyo mahirap kasing i-reset ito, lalo na kung hindi naman compatible doon sa sira ng printer mo. So, basahin po muna natin yung title ng video bago po tayo mag-proceed sa procedure ng pagre-reset. Doon naman po sa mga nakapanood ng video nung una pong upload at hindi nag-success sa inyo, so ibig sabihin lang po nun hindi tayo nagkaparehas ng trouble ng printer. So, ibig sabihin, baka iba yung naging trouble ng printer mo sa naging trouble ng printer ko. So, dapat po, basahin po muna natin maigi kung ano po yung title or alamin po natin kung ano yung error ng printer natin bago po tayo mag-reset ng mga ganitong klase ng printer. So, ngayon po, ipapakita ko po sa inyo mamaya kung paano masosolusyunan yung problema nyo na nagkakaroon ng error sa printer. Ipapakita ko mamaya sa inyo kung paano i-reset ito na gagamitan natin ng program tool para bali yung program tool na yon, yun yung magre-reset doon sa memory IC nitong printer para ma-reset yung full ink absorber niya or namimili na siya ng printhead or paper jump. So mga ganong error, lahat yun ma-re-reset niya. So maibabalik siya sa dati niyang memory. So doon naman po sa mga nag-e-error about sa cartridge, kagaya po meron nag-comment sa atin or nag-PM sa akin mismo sa Facebook page ko. Meron po nagtatanong doon na ilang beses na daw niya lininisan yung printhead, ilang beses na daw siya nag-cleaning, pero hindi na de-detect yung kanyang cartridge. So kung mga ganun po, kailangan na po natin magpalit ng printhead. So automatic na po yun kasi once kasi halimbawa natanggal natin yung printhead nito, tapos nag-refill po tayo, tapos ibabalik natin sa printer, tapos magpiprint tayo mga 2 times, 3 times, so hindi na mare-recognize ng printer yon. So ang mangyayari, i-deny na niya yung printhead. So pag dumating yung time na yon,
kakailanganin mo na magpalit ng panibagong printhead. Ganun po kasailan kasi itong mga Canon na mga printhead na ganito na removable printhead pa sila. Unlike sa ibang mga printer na built-in na yung kanyang mechanical ng printhead. So, eto naman po yung gagamitin natin pang program sa kanya. Bali, nabili ko na lang din to po siya ng online. So, ipapakita ko po mamaya sa inyo kung paano to gagamitin at kung paano makakapag-reset ng EEPROM IC niya or memory. Dito po natin ikakabit yung kanyang EEPROM IC mamaya na babaklasin ko. Tapos, so wiring ko na lang siya dito kasi itong nabili kong program tool, wala siyang connector para sa mga SMD IC. So, ito kasing nabili ko pang laptop kasi ginamit ko ito nung merong nagpagawa sa akin ng laptop. Kaya ito ang nabili ko. So, ang gagawin na lang natin, magwa-wiring ako dito ng mga wire, tapos i-jumper ko na lang doon mismo sa IC niya. So, ipapakita ko rin sa inyo mamaya kung paano ako nag-wiring papunta doon sa IC para magkaroon na rin kayo ng idea kung paano i-program at kung ano yung mga risk na mga pwedeng mangyari kapag nag-program kayo. So, ito po yung kanyang mainboard at ito naman po yung kanyang OEM IC, yung tinatawag nilang EEPROM IC. So, ito po yan. Meron po tong guide dito na bilog na maliit. Yan po yung magiging guide natin pag ibabalik po natin mamaya. So, lalagyan ko lang siya ng tanda para hindi na rin ako malito pagbalik ko mamaya. Kasi hindi siya pwedeng magbaliktad. Kasi may negative at saka positive siya na dapat sundin. Ito po ang kanyang EEPROM IC na tinanggal natin sa mainboard. Bali, ito po yung wiringan natin nung ating program tool na pinakita sa inyo kanina. Ito po ang lalagyan natin ng wire papunta doon sa program tool natin para maikabit natin siya papuntang computer. So, natapos ko na siyang wiringan, ikakabit ko na sa ating program tool at ikakabit na natin.
Bali, ito po, nagpo-program na po tayo. Bali, check nyo po yung video na nandito sa right side, sa bandang baba. Kapag umilaw po ng green, so ibig sabihin, tapos na po siyang mag-program. Ganun lang po siya kadali. Flash. Ganun lang po siya kabilis i-reset. So napansin nyo kanina na umilaw na po siya ng green. At mababasa natin sa dashboard ng ating computer na successful na nga yung ating ginawang pagre-reset. So ngayon na natapos na po tayo mag-reset, ibabalik ko na ulit siya sa mainboard para ma-testing po natin kung successful yung ating ginawang pag-reset. Iti-testing natin mamaya para makapag-print tayo. Na tapos ko na ibalik yung EEPROM IC sa kanyang mainboard. So ganun lang po kabilis mag-reset. Ang problema nga lang kung hindi kayo technician or wala kayong alam sa ganitong trabaho, medyo risky talaga para sa inyo. So ang suggest ko na lang na ipagawa nyo na lang sa ibang technician or bumili na lang kayo ng mainboard sa online. Meron naman nabibili nito like sa Lazada or sa Shopee. Sa first power natin, mga ka-GTV, makikita natin na normal. Tapos maya-maya, bigla siyang magbiblink ng error. So, hold lang natin yung stop ng 5 to 10 seconds hanggang bumalik po siya sa normal. So, yan, makikita nyo, mga ka-GTV, bumalik na po siya sa normal. Ang nagbiblink po sa kanya is yung black. So, it means po noon na low na yung ink ng ating black. Kaya po siya nagbiblink. So, ganun po ang procedure ng ganitong mga printer. So, magta-try po tayo ngayon ng Xerox para makita natin kung magbiprint siya ng normal. Nagsi-Xerox na po siya. So, titingnan natin kung normal yung printing niya kung wala siyang damage sa printhead. Mukha namang okay naman yung Xerox niya. Maganda pa naman yung copy ng kanyang ink. Wala pa naman putol-putol. So, ibig sabihin, successful po yung ating ginawa.